Nakatikim ka na ba ng adobo na walang toyo? Ito ang adobong puti. Isa to sa pinakasimple, ngunit isa rin sa pinakamasarap na version ng adobo. Kayang-kaya mo tong lutuin. Madali pa to sa Easy. Tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food! Ang tama narinig nyo, napakasimple lang ng recipe natin ngayon at simple lang din ang mga sangkap. Ito, gagamit ako ng 1 kilo ng kasim ng baboy. Pwede kayong gumamit ng belly o kung anuman trip nyo. Ayan, shoutout sa aking bayaw na si Awen. No, ayan, sa kanya galing to. Napakagandang Japanese knife. Maraming salamat. Alright, ayan, hiniwa ko lang ng medyo malalaki kasi iyan ang masarap sa adobo. Yan ang masarap palambutin. Yan ganyang kalalaking hiwa. Alright, tapos susunod na ingredients natin dito. Ayan, 2 ulo ng bawang. Mas mabawang, mas masarap. Pipit-pitin ko lang yan. Hindi naman kailangan durog na durog, no? Kasi matagal naman natin lulutuin yung ating adobo. Alright, ito. Speaking of pagluluto, simulan na natin. Walang mantika sa aking kawali. Ayan, lalagay ko yung aking karne. Tapos pagmamantikain ko lang yan. Tapos habang sinisear natin yung hinintay natin mag-brown yung ating baboy. Ayan, ayan, ako lang ba? Napakasarap pakinggan ng napiprito na baboy. No? Saka yung amoy, ang bango niyan, ang bango. Kahit wala ka pang nilalagay, yung baboy lang mismo, yung karne na nanaluluto. Ayan, ibang experience yan. Tisipagin ka talaga magluto. No? Ayan, hintayin lang natin lumabas yung ano, mantika. Yung sa tingin nyo, sapat na yung mantika para lang medyo makagisa ng ating bawang. Pwede na natin yan isunod or idagdag. Diba? Hindi na natin naalisin yan sa ating lutuan dahil nga simple lang ang ating mga steps. Ayan, kung mapapansin nyo, nilagay ko na yung babang, yung iba meron pang kasamang balat. Makadagdag kasi yan sa bango, no? Prito lang natin or igisa lang natin saglit yung ating bawang. Tapos, i-prepare na natin. Isa pang importante ingredients dito, ayan, ang paborito nyong suka. Ito ang gamit ko, ito yung lokal na suka dito sa amin sa Bulacan. Ayan, gagamit ako dito ng 3/4 cup. Pero syempre, kung sobrang asim ng suka na gagamitin nyo, feel free na magbawas. Alright, tulad ng sinabi ko, walang toyo to. Ang paalat na gagamitin ko dito ay 2 kutsara ng patis. Pwede kayong gumamit ng asin. Yung 2 kutsara ng patis, kung gusto nyong mas maalat, syempre, pwede rin kayong magdagdag. Iba-iba naman tayo ng tolerance sa alat. Tapos ito, napakaraming bagong giling or bagong dikdik na paminta. Tapos maglalagay tayo dyan ng laurel. Ayan, tapos hahayaan ko lang yan na kumulo. Ayan, para medyo maluto ang ating suka ng mga ilang minuto. Pagkatapos ng ilang minuto, magdadagdag na ako ng 1 tasa ng tubig. 1 tasa, yung tubig na gagamitin natin dito, pampalambot lang ng ating baboy. O, diba? Kapag hindi pa masyadong malambot yung baboy ayon sa kagustuhan natin, pwede ba tayo magdagdag ng tubig pa? Tatakpan ko lang yan habang kumukulo, tapos lalagay sa mahinang apoy. Ayan, pagkatapos ng 30 minutes, kalahating oras, hindi pa ganun kalambot ang ating baboy, pero napapansin nyo, medyo matutuyo na yung sabaw. Ayan ang sinasabi ko, magdadagdag ako ng tubig. Pampalambot lang ang tubig. Matutuyo rin naman yan mamaya. Alright, tapos tatakpan natin. Itutuloy ang pagluluto. Ayan, inabot ako dyan ng 1 oras. At ayan, masasabi ko, pati yung balat ng baboy, malambot na. Ayan, kapag malambot na yung karne ng ating baboy at medyo masabaw pa, huwag na nating tatakpan. Hayaan lang natin maluto ng walang takip. Tapos, unti-unti mapapansin nyo, yung sabaw mapapalitan ng mantika. Tapos, hayaan na natin maprito yan sa sarili niyang mantika. Oh, di ba? Gano'ng katagal natin yan ipiprito? Depende sa inyo ako, tinatansya ko lang sa kulay. No? Ingatan nyo lang paghalo para di masyadong madurog yung taba. Yung bawang, pwede nyo durugin yan. Ang sarap niya pag nadurog. And now, look at that. Diba? Sabi ko naman sa inyo, napakasimple lang pero talagang panalo to. Malambot, malasa, isa sa paborito kong version ng adobo. Ito. Baka na naman may magsabi na naman, ang tagal ko magluto ng adobo, 1 oras, ang lakas sa LPG. Nako, mabagal pa. Actually, mabilis pa nga po yung 1 oras para sa adobo. Matagal po talaga niluluto ang adobong baboy para mas masarap at malambot. Ayan, kung ito, mapapansin nyo, tuyo, nagmamantika itong version ng adobo na to. Kung gusto nyo ng version ng adobo na masabaw, request nyo lang dyan sa comment section at gagawin natin pag marami kayong nag-request. Alright, para sa marami pang recipes, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tipsy Goes Random. Mag-subscribe kayo sa aking Facebook page.
Pimp Your Food at huwag nyo kalimutan mag-follow sa aking TikTok at Kev_Andrade. Maraming salamat sa palagi nyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyo lahat. Peace!